Ikatatlo ng Abril, Biyernes, sa ikalimang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo para batuhin si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa ang itinuro ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung ba't niyo ako binabato?" Sinagot siya ng mga Hudyo. "Binabato ka namin hindi dahil sa isang mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan sapagkat gayong ikaw ay tao, itinuturing mong Diyos ang iyong sarili." Sumagot sa kanila si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa batas ninyo, aking sinabi, mga Diyos kayo, kaya tinawag na mga Diyos ang mga tumatanggap ng salitang ito ng Diyos at hindi mapawawalang saysay ang kasulatan. Kung gayon, nang sinabi kong ako ang anak ng Diyos, ako na pinabanal ng Ama at sinugo sa mundo, bakit niyo sinasabing paglapastangan ito? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Kung ginagawa ko naman, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala naman kayo sa mga gawa. Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama." Kaya muli nilang ipinagtangka ang dakpin si Jesus, ngunit nakatalilis siya sa kanilang kamay. At muli siyang lumayo pakabilang ibayo ng Jordan sa lugar na ipinagbibinyagan ni Juan sa simula. At doon siya nanatili. Marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, "Hindi nga gumawa ng anumang tanda si Juan, pero nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa kanya." At do'y marami ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama." Nagbubunga ng pagkakaisa sa diwa at gawa ang malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawa o grupo ng mga tao. Ang Panginoong Jesus ay mayroong malalim na ugnayan sa Diyos Ama na siyang nagsugo sa Kanya. Iisa sa diwa at gawa si Jesus at ang Kanyang Ama. Ito ang bagay na hindi matanggap ng mga taong nagnanais na batuhin ang Panginoong Jesus. Para sa mga taong ito, naglapastangan sa Diyos Ama ang sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, at lalo pa ang pagsasabi na siya ay anak ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus na kung hindi man nila matanggap ang katotohanan ito na siya ay anak ng Ama, ang paniwalaan sana nila'y ang kanyang mabuting gawa. Ginagawa niya ang bagay na ipinagagawa sa kanya ng Ama na siyang nagsugo sa kanya. Nangangahulugan ito na sa huli, ang bagay na ginagawa natin ang magsisilbing sukatan ng lalim ng ating ugnayan sa Diyos. Ipinakikita ng mabuting gawa ang lalim ng relasyon ng isang tao sa Diyos. Pagsasagawa, mayroon ka bang malalim na ugnayan sa Diyos? Taglay mo ba sa iyong puso ang diwa ng kabutihan na siyering diwa ng Diyos? Nakagagawa ka ba ng mabuti para sa kapwa?